Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell upang updated kayo sa aking mga bagong video upload. Ipapakiusap ko din po sa inyo na sana ay suportahan ninyo ang aming iba pang channel. Ito ay ang Geo Japan Virtual Tour Channel, Halamang Gamot Channel at ang pinakabago ay ang Tabitay. Welcome pong muli sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Ang video na ito ay tungkol sa swerte at malas na ginagamit nating mga dekorasyon sa loob ng ating bahay. Habang pinag-aaksayahan natin ng panahon ang pag-aayos ng ating bahay upang magkaroon ng maunlad na pamumuhay, marapat din lamang na pag-ukulan na rin ng pansin ang mga dekorasyon na ginagamit natin sa loob ng ating mga tahanan. Ang mga Chinese ay mahilig sa paggamit ng mga mababagsik na hayop bilang dekorasyon sa kanilang bahay. Naniniwala sila na iyon ay nakatutulong sa pagtataboy ng mga masasamang espiritu at bad chi. Ang karaniwan nilang ginagamit ay ang stone lion na madalas nating makita sa bungad ng kanilang mga temples at mga Chinese stores. May ilan ding mga hotels at bangko na ganito ang gamit na design. Ginagamit din nilang dekorasyon ang tigre. Subalit kapag may nakatira sa kanilang bahay na ipinanganak sa ilalim ng Chinese astrology na ang simbolo ay mahihina at maliliit na hayop, hindi sila naglalagay o gumagamit ng tigre dahil sa paniniwalang kinakain o nadadaig ng tigre ang ibang hayop. Ang mga halimbawa ng maliliit at mahihinang hayop ay ang kuneho, kambing, baboy, aso at ang manok. Gumagamit din sila ng dekorasyon na dragon at ahas. Kapag hindi Chinese astrology animals ang kanilang gamit, naglalagay sila ng paintings ng mga malalaking ibon tulad ng agila at ng lawin. Naniniwala sila na mga mababalasik at mababagsik na hayop ay pangontra laban sa magnanakaw at masasamang loob. Kung gagamit din kayo ng mga ganitong dekorasyon, sikapin na sa labas ng bahay ito isabit. Huwag ninyo itong ilalagay sa loob dahil ang inyong nais proteksyonan ay ang inyong tahanan. Hindi makabubuti sa mga nakatira ang ganitong klase ng dekorasyon. Sa Pilipinas, marami rin ang naniniwala sa maswerte at malas na dekorasyon. Narito ang ilan sa mga ito na pwede nating gamiting palamuti o dekorasyon sa loob ng ating mga tahanan. Maswerteng dekorasyon, paintings ng mga bulaklak, pero huwag rosas at orchids. Paintings ng mga ibon, pero huwag agila at lawin, lalo na kung ikaw ay maliliit at mahihinang hayop ayon sa Chinese astrology. Paintings ng pusa at aso. Masasayang scenery o tanawin. Figurines tulad ng kabayong nakataas ang paa, elepanteng nakataas ang nguso, dolphin na nakataas ang bibig, giraffe na lalong nanghahaba ang leeg, ibon na nakasayad sa mga lupa ang mga paa, at isda na magkasalubong. Narito naman ang mga halimbawa ng mga hindi maswerteng mga dekorasyon. Abstract paintings dahil mawawala ng focus at direksyon ang buhay ng mga nakatira. Malungkot na scenery o tanawin. Estatwa ng mga anito. Mga antiques na hindi alam kung saan nagmula. Ibong magkalayo at lumilipad ng paitaas. At mga bomba o malalaswang larawan o mga litrato. Palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.